Tinuri naman ni Senate President Juan Miguel Migzubiri ang tagumpay ng working trip ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos. Dumalo si Pangulong Marcos sa United Nations General Assembly kung saan nakipagpulong ito kay US President Joe Biden at maraming iba pang pakikipag-ugnayan sa sektor ng negosyo at komunidad ng mga Pilipino. Anya, ito ang uri ng face-to-face diplomacy na nagbubunga ng napakalaking dibidendo para sa ating bansa mula sa mga pamumuhunan sa paglikha ng trabaho hanggang sa mga kasunduan na nagtataguyod ng kabutihang panlipunan. Idinagdag pa nito na habang umuusbong ang mundo mula sa pandemya, mayroong matinding kompetisyon para sa mga produkto ang pangailangang palakasin ang kalakalan at palawakin pa ang mga merkado. Swerte umano ang bansa dahil meron tayong magaling na tindero sa katauhan ng Pangulo. Nauna nang sinabi ni Zubiri na hit ni Pangulong Marcos Jr. ang home run sa biyahe nito sa Amerika. Mga negosyante ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagkakataong ito, grupo ng mga negosyante na Asyano o mga taga dito sa Asia pero nandun sa Estados Unidos at yung iba pa na mga observer ay present sila doon sa naturang aktibidad. Ito ay Asian Business Group, kaya naman ang focus ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay himukin yung mga karating nating bansa na mag-invest dito sa ating pinalalago o pinalalakas na ekonomiya at may mga inilatag siya na mga panuntunan na magpapakita ng katatagan ng ating bansa sa paghawak ng mga negosyo na posibleng i-invest sa hinaharap na panahon ng mga negosyanteng ito. Ating pakinggan ang pagbabahagi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Now let me touch on the economic front. The U.S. remains a strategic trading and investment partner of the Philippines. American businesses, including Fortune 500 companies, have found a home in the Philippines. As our country, for its business-friendly policies, a very competent workforce, and a network of economic zones. Let me point out three reasons why the Philippines is a viable and smart investment destination. First, our macroeconomic strength and bright. The Philippine economy expanded by 5.7% last year and by 7.8% in the first half of this year. Growth was broad-based. Bahagi yan ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At dito nga, Bombo Elmar, ay nabanggit niya yung katatagan ng ating ekonomiya kahit papano mula dun sa epekto ng pandemya ay nakakabangon na tayo. Tapos yung kumpiyansa ng mga negosyante galing sa Estados Unidos at iba pang parte ng ating bansa ay nakakatulong din para sa kumpiyansa ng iba pang mga businessmen dito sa karating nating bansa. At isa pang punto na kanyang sinabi, yung enabling law, mga batas dito sa ating bansa na puprotekta sa mga negosyo. Kaya ito yung pinaka magandang venue para maglagak ng puhunan. Kaya naman, umaasa ang Pangulo na magkakaroon ng positibong tugon ng mga negosyante dito sa, kumbaga, magbubunga itong kanyang pakikipag-usap dito sa Asia Society event na kanyang dinaluhan. Pero maliban dyan, syempre hindi nawawala yung mga kilos protesta. Hindi pa rin naawat, Bombo Elmar. May mga humiga pa sa sahig na nagkilos protesta doon sa venue ng forum. Kaya naman, nagkumahog yung mga security personnel na bit-bitin yung naturang mga Pilipino rin, karamihan, doon sa mga nagsagawa ng kilos protesta at nanumbalik naman sa kayusan ang sitwasyon doon sa venue ng naturang business forum. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng World Bank sa New York City sa sidelines ng United Nations General Assembly. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nakaharap ni Marcos sina Manuela Ferro, Regional Vice President ng World Bank for East Asia and the Pacific, at Erivaldo Gomez, World Bank Executive Director para sa Pilipinas. They exchanged views on the state of Philippine agriculture and the areas that need to be addressed. The President also noted the needs and requirements of MSMEs, micro, small and medium enterprises, in order to continue to become viable and competitive, ani Cruz Angeles. Tinalakay din ng Pangulo at ng mga opisyal ng World Bank ang kahalagahan ng pananaliksik at pag-unlad, gayon din ang pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na magtatag ng sariling Virology Institute.
Napag-usapan din ni Marcos at WB executives ang financial inclusion at ang target na gawing digitalize ang humigit kumulang 50% ng mga personal na transaksyon sa 2023. The World Bank has stood with the Philippines in the most challenging times, bringing resources, linkages, and partnerships to bear on the country's social, economic, and since 1945, pahayag ng Pangulo. Anyway, eto pa, wag naman sana, eto pa, inumpisahan na po nila eh. Inumpisahan na po nila. Alam niyo po ba kung ano ang linyada ngayon? Ito, sana obserbahan niyo po ito. Ano linyada ngayon, yung spin? They would like to make it appear that the First Lady, yung asawa po ni Pangulong Bongbong Marcos na si Attorney Lisa Araneta Marcos, ay umaaktong parang Imelda na nakikialam daw po. Na kaya daw po nagka-problema si Attorney Vic sapagkat ang kabangga daw po niya sa Malacañang ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Bira naman kayo. Walang ganon. Walang ganunan. Hindi natin alam kung ano ang relasyon nila ni First Lady. Hindi natin alam. Wala akong personal knowledge yan. Pero hindi naman po siguro tama na dahil sa tinatamaan si Attorney Vic, wala na kayong maapuhap na babalikan, pati asawa ng Pangulo, gusto niya nang tirahin. Wala namang ganon, mga kasama. Wag ganon. Hindi maganda. Ha? Hindi maganda, kaibigan. King, kaya mo ba binabanata si Vic Rodriguez dahil hindi ka pinagbigyan? Bakit ano ba hiningi ko sa kanya? Hindi ka pinuwesto. Sino naman may sabi sa inyong may pwesto ako? Na meron kang gustong mailagay sa pwesto na yan? Sino? Ay, talaga. Oh. Anyway, mga kababayan. So, yun lang ang sinasabi ko. Yung mga iba dyan, mag-usap tayo ng maayos na usapan. Sa pagkatandaan nyo, katulad ninyo ng mga diehard BBM, ako din bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibinoto ko ba si Pangulong Bongbong Marcos para siya masawi? Ibinoto ko po siya para siya mabigo? Ibinoto ko po ba siya para yung huling pagkakataon na ibinigay sa kanya ng mga kababayan natin na ang kanilang pamilya ay maibangon niya ay tuluyan ng mawala? Ganun ba dahilan para ibinoto natin? Hindi. Gusto po natin magtagumpay ang Pangulo. At kung may mga nakapaligid sa kanya, sino man sila, na ang magiging epekto nun ay kasisiraan ng Pangulo at ng ating bansa sa kabuuan, huwag niyong asahan na magsasawalang kibu po kami. Ako po eh, nakatatlumpung taon na po ako dito sa larangan ng pamamahayag at nakakita ko na rin po yung iba. Mukha lang akong baby face kasi ko eh. Ayun, gumanumpe. Kahit si Vic Rodriguez pa yan, kahit sino pa yan dyan, basta't may nakita tayong kabuktutan yan, pasensya na po kayo, baka one way or the other, baka nga nakasalubong ko pa yun, nakakamayang ko pa kayo dyan. Pero hindi po kami magsasawalang kibo. Kasi sa laki ng gampani ng Pangulo, bari hindi niya nakikita lahat yan. Pero ito po, mga kababayan, pag kami gumagawa na ng kasisiraan ng Pangulo, huwag niyong asahan na masasawalang kibo at magbubulag-bulagan tayo dyan. Hindi po. Kung talagang maka-BBM kayo, kayong lahat, pati mga vlogger, kung talagang maka-BBM kayo, magsalita kayo ng tapat. Magtapat kayo. Kaya alam nyo ba, ito ha, hindi ko, ngayon ko lang sasabihin to. Ito, ngayon ko lang sasabihin to, mga kababayan. Alam nyo ba, ilang beses na ako inaalok na magprograma sa PTV4? Noon pa, hindi pa nagpapalit ng administrasyon, Duterte time pa, inaalok na po ako ng mag-PTV4. Pagtuntong po ng Bongbong Marcos administration, inaalok din po ako ng PTV. Binibigyan ako ng programa. Tanongin niyo po kaila Tita Mirna de la Torre at yung iba pa dyan. Inaalok po ako mag-programa. Bakit po politely ay tinanggihan ko po? Tumanggi po ako nang may paggalang at nagpasalamat naman ako. Bakit? Sapagkat hindi ko po kaya yun. Na magpuprograma ako dun sa PTV4, tapos hindi naman ako makapagsasalita laban sa sino man sa pamahalaan. Paano ko naman gagawin yon?
Paano ko gagawin yun? Di po ba mga kababayan? Paano? Kaya ko bang birahin si kung sino man dyan? O, at tulad ni Attorney Trixie, kaya ko ba siyang birahin? Siya ang boss ng PTB4. Hindi po, yun po yung sinasabi natin mga kababayan. Ang totoo na, binibigyan nga natin ng chance eh. Si Attorney Vic Rodriguez na magpaliwanag sa atin eh. Okay lang kung hindi natin kung hindi tayo pagbigyan. Okay yun kasi decision nila yun eh. We cannot force or coerce anyone to talk to me. Hindi ko po natin gagawin yun. Kaya hindi ko po matanggap, naunawaan naman ng mga taga-PTV4 noon. Hindi ko po kaya magprograma. Kaya po nasa DCRH ako eh. Kaya nasa labas ako eh. Kaya, kasi pwede naman tayong maging makipagkaibigan sa kanila pero hindi kasama sa pakikipagkaibigan ang pang-abuso at paggawa ng mali. Hindi po kasama yun, mga kababayan. Hindi po kasama. Kasi hindi naman tayo, hindi naman tayo mga paswelduhin ng mga yan eh. Hindi tayo paswelduhan ng mga yan. Kaya nga tayo naghahanap buhay ng masipag eh, di ba? Ano, ang aaga. Okay, kung kaya niyong idepensa si Attorney Vic Rodriguez, okay lang yun. Walang problema. Walang problema. Eh, yan ang opinion niyo eh. Pero yung porkit pinagtatanggulin niyo si Vic Rodriguez, ang ipantitira niyo sa akin, bayaran ako ng kung sino man. Bihira naman kayo oh. Eh, linyada nung kakamping yan eh. Hindi ba? Naalala niyo nung eleksyon? Porkit tayo ay nagpapaliwanag na parang pumapanik kay noon ay kandidatong Bongbong Marcos. Ano tawag nila sa akin? Bayaran daw nila ako ng ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Mga kababayan. E tapos ganyan din ang ginagamit nyo ngayon porkit may mga pagpuna tayo kay Attorney Vic Rodriguez. Hindi siya binoto ko ha. Hindi siya binoto ko, pare ko. Hindi siya binoto ko. Akala nyo, nung ibinoto natin si Pangulong Bongbong Marcos, package deal yun, binoto din natin si Attorney Vic. Hindi. Hindi ganun. Walang ganun. Bira kayo eh.